papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo, iba po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang pinagmumulan ng kabutihan. Siya ang ating lakas laban sa kasamaan. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin at aminin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, maliwanag ang mga nananalig sa Diyos, ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na papawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya at ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa, nananalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala. Kaya't pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat na nanangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasasaad sa kasulatan. Sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag kung gayon, na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos, sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay, ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamta ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, ay sumasa atin ang Espiritong ipinangako ng Diyos.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama namang lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabika ng lahat ng lingkod. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas, hindi inaalis sa ating gunita, na siya'y mabuti, mahabaging luha. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng Poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang, ang kapangyarihan niya'y tinataglay, nang ibigay niya sa lupa ng dayuhan. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Tumayo po tayo. Kanya tayo'y dumulo, kasama na'y natapos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanilang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ng kababalaghan ka, magpapakilala na ang Diyos ay sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati at magkakalabang pangkat at mawawasak ang bahay doon. Kung maghimasik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng demonyo sapagat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihang sa inyong tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang tao'y malakas at nasa sandatahan ay magbantay ng kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon.
Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapahingahan. Kung walang matagpuan, sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong masasama kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig. Na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon po, ay nagkaroon ng pagtitipon ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan, lalo na ang mga nasa larangan ng turismo at kultura. At nagkaroon sila ng mga pagkilala, mga awarding, at tinanghal para sa taong ito na best religious festival sa ating bansa. At hindi lang sa taong ito, sa unang pagkakataon ay inilala bilang Grand Slam winner, Grand Champion dahil tatlong taon, 2022, 23 at 24 bilang best religious festival sa buong bansa ang Nazareno, ang kapistahan ng Pong Jesus Nazareno. Kaya papuri sa ating Pong Nazareno. Sabi nga nung mga organizer kahapon ay give chance to others muna raw po. No? Dahil Hall of Famer ang Nazareno, ang piyesta ng Quiapo, ay magpahinga daw muna para naman daw manalo naman yung iba. No? Kaya ito'y napakagandang pagkilala sa mga deboto at tayo'y nagpapasalamat sa lungsod ng Maynila sapagkat ang ating Nazareno Fiesta, ang ating translasyon, ay nagiging banal, ligtas at maayos sa pakikipagtulungan sa iba't ibang mga sangay ng pamahalaan, lalo na ng lungsod. At ito ay tunay na pagdiriwang at minsan pang pinatunayan na si Jesus Nazareno ay malapit sa puso ng bawat Pilipino. Kaya nga't ngayon, ang piyesta ng Nazareno, piyesta ng bawat Pilipino. Palakpakan natin muli ang Panginoon. At napakaganda nga po sa unang pagbasa, nagtanong si San Pablo, sino nga ba talaga ang pinagpala? Gusto niyo bang pagpalain ng Diyos? Gusto niyo po bang mapabilang sa mga pinagpapala? Sino ba ang sinumpa? Wala naman siguro sa ating gustong isumpa, masama sa mga isinumpa. Sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalaing ka sana ng Diyos. Yan, hindi naman mukhang sinumpa yung katabi nyo, no? Nakangiti naman, no? Pero lahat tayo gusto natin pagpalaing. Pero paano nga ba? Sapat na ba yung sumunod sa mga utos ng Diyos? Sapat na ba yung magdebosyon? Sabi nga ni San Pablo, hindi tayo masasagip sa batas.
Katulad ni Abraham, tayo'y sumunod at magtiwala sa Diyos. Sumunod, piliin ang Diyos. Ano ibig sabihin na piliin ang Diyos? Sa Ebanghelyo, narinig natin, nagpalayas ng masamang espiritu si Jesus Nazareno. Pero anong sabi ng mga kalaban? Ang sabi nila, itong taong ito, kampo ng demonyo. Biruin yun, tinawag si Jesus Nazareno na kampo ng demonyo? Na yung ginagawa daw niya, masama? Na siya daw kapanalig ng mga masasamang espiritu? Alam nyo, ngayong panahon na ito, napansin namin mga pare, maraming mga kaso ng mga pagsanib ng demonyo. Kaya dumadami na rin po yung mga exorcist. Pero mga kapatid, alam nyo po ba na yung pagsanib ng demonyo, hindi lang naman ito makikita doon sa mga taong bumubula ang bibig, tumitirik ang mata, nangingisay. Minsan nakala natin, ito yung mga sinasaniban ng demonyo eh. Yung mga namumula ang mata, yung talagang nangangalit. May mga ilang kasong totoo po yun. Pero alam nyo, matalino ang demonyo, marami ang paraan, pamapamaraan din. Ayaw na nga niya kung tutuusin minsan yung ganun eh, kasi masyado siyang halata doon. Siyempre, pag may nakita kang taong trick ang mata, ay tatakbuhan mo yan, di ba? Iiwasan mo yan. Pag nakita mo isang tao, umiikot yung ulo, umaangat sa lupa, ay, magkakalpasa na tayo. Baka mauna pa ako sa inyong tumakbo, no? Pag nakita ko yung mga ganun, no? Kaya ayaw na yun ang demonyo. Iba na ang estilo niya. Katulad ng ginawa sa Ebanghelyo ngayon, ito yung simpleng pamamaraan na pagsanib ng mga demonyo at masamang espiritu. Ano rin yung ginawa ni Jesus sa Sareno? Nagpalayas ng demonyo. Masama po yan o mabuti? Mabuti, di po ba? Pero anong sabi ng mga tao, ng mga kalaban niya? Masama yan. Yung ginagawa niyan, galing sa demonyo. Yun daw, ingat tayo mga kapatid. Ang isang paraan ng demonyo, yung mabuti, tinatawag na masama. Ulitin ko, ang isang pamamaraan ng demonyo, yung mabuti, tinatawag na masama. Di ba minsan, may ginagawa tayong mabuti, pero ang paratang sa atin, masama. Tumutulong ka na sa kapwa, anong sabi ng iba? Pakitang tao lang yan, nagmamayabang lang yan, nagpapalabas lang yan. Nagsasabi ka ng totoo, anong sasabihin ng iba? Makasarili yan, napahamak tuloy tayo dahil nagsabi na totoo. Walang kapwa tao yan. Ikaw na ang gumawa ng mabuti, ikaw na nagsabi ng totoo, ikaw na nagtatanggol ng katarungan, pinagtatanggol mo yung mga api, anong sasabihin? Siguro komunista yan. Siguro rebelde yan. Siguro kalaban yan. Yung mabuti, nagiging masama. Ikaw na ang gumagawa ng tuwid, sasabihin pa, ikaw yung tiwali. Ikaw yung naiiba. Ingat po tayo, mga kapatid. Yan ang pamamaraan ng demonyo. Ganyan ang ginawa kay Jesus Nazareno. At ito pa ang masaklap. Hindi lang yung masama, tinatawag na mabuti. Yung mabuti, tinatawag ding masama. Pinagpapalit, napansinin niyo yun? Yung masama, parang nagiging mabuti na ngayon. Gantihan mo, tama lang yan. Sige, upakan mo,
papatay mo. Dapat lang yan. Yung masama, nagiging mabuti na. Sige, siraan mo yan. Dapat lang naman yan eh. Nararapat lang sa kanya yan. Ichismis mo, siraan mo. Magpakalat ka ng hindi tama dyan. Para amanos na kayo. Sige lang. Wag nyo nang ipagtanggol yung kasal-kasal na yan. Maghiwalay na. Kumunta ka kung kahit kanino. Karapatan mo yan. Maging masaya. Maging masaya sa buhay. Iwan mo na yung asawa mo, yung mga anak mo. Ang mahalaga, masaya ka sa buhay. Yung masama, ginagawang mabuti. Okay lang yung ilaglag mo yan. Hindi pa naman tao yan eh. Dugo lang yan. Ilaglag mo na. Patayin mo na yung batang yan. Yang masama, ginagawang mabuti. Okay lang yan, magtula ka ng droga. Sige, yung anak mo, yung apo mo, pagbentahin mo ng droga, kailangan yan eh, wala kayong pera eh. Pagkakakitaan, magugutom kayo. Mamamatay kayong dilat. Okay lang yan, mag-drugs. Maging practical ka. Mga kapatid, ito yung ating ipagdasal. Na maliwanagan tayo, ang tama ay tama, ang masama ay masama. Huwag tayong palito sa demonyo. Kaya sa atin ngayon, ang isang mas malalang sakit ng tao ngayon, masama pa sa virus, mas malala pa sa COVID virus, yung virus ng kasalanan. At ang masama, hindi na natin alam. Sinisira na tayo. Nagiging manhid na tayo sa masama. Hindi na tayo nababagabag. Pag sinabi ba natin kanina, magsisi tayo sa ating kasalanan? May naisip ba tayong kasalanan? Kasi minsan napapaisip tayo, ano bang ginawa kong mali? Minsan, napapatanong ako minsan, pag narinig ko, oh, mangumpisal kayo. Kakamot pa, Father. Ano ba ikukumpisal ko? Yung iba, parang pakiramdam nila, parang wala naman kasi. At nakakabahala po yun. Kahit sa mga bata ngayon, pag nagtanong ka, mangumpisal na, ano po ba ikukumpisal ko? Hindi na nila alam kung anong tama at mali, mabuti at masama, kasi napapagpalit-palit na natin. Nakikita natin, may taong mura ng mura, pero sa atin, parang katatawanan na lang, parang baliwala na lang. Lalapas tanganin ng Diyos. Yun nga nakita nyo yung mga kalaban ni Jesus sa Sareno, tinawag siyang kampo ng demonyo. Masama, kalaban. Pero pag ganun ba ang tawag ngayon kay Jesus sa Diyos, kalaban ng Diyos, huwag nyo nang pansinin ng Diyos, huwag nyo nang sundin ng Diyos. Nagkikibit-balikat lang ba tayo? Tumatahimik na lang ba tayo? Hindi na ba natin masuri kung ano ang tama at mali? Sino nga ba ang pinagpala? Ang pinagpala ay yung pinuspos ng Espiritu Santo na naliliwanagan at hindi siya nalilinlang ng demonyo, hindi siya nabubulagan ng mundo. Hindi dahil mag-isa ka lang, lahat kampi na dito, sige, siguro naman kasi ginagawa ng lahat eh. Baka tama na to. Sige, sabi kasi nung may kapangyarihan, sabi nung idolo ko, sabi nung sinusunod ko, ito ang gawin. Siguro tama nga to. Kahit nasa loob-loob mo, alam mo nang mali. Ang tunay na pinagpala, puspos ng Espiritu Santo at pinipili ang tama. Ano man ang mangyari, itinatakwil ang masama at mali. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Papa San Juan, 23. Alam nyo, siya'y nag-umpisa ng maraming pagbabago sa simbahan. Nung sinabi niyang, umabot tayo kahit sa mga hindi Katoliko, sa mga Muslim, sa mga Hudyo,
Sabi ng iba, mga Katoliko pa, galing yata ito sa demonyo eh. Masama yung ginagawa nito. Hindi yata ito yung kalooban ng Diyos. Nung pinaglalaban niya ang kapayapaan, nung panahon na yun, na may halos yung tinatawag na Cold War, rindigmaan. Anong sabi? Namumuliti ka lang yata itong papang ito eh. Nilalabanan yung mga nasa kapangyarihan, tinutuligsa yung mga tiwali. Ganon din ang naranasan niya, katulad ni Jesus sa Sareno, pinaratangan siya ng masama kahit mabuti ang kanyang ginagawa. Pero nanindigan siya. Salamat na lang kay Papa Juan XXIII dahil hindi siya natakot, hindi siya umatras, kahit minsan pinagtutulong-tulungan siya at binabalibaliktan ng mga kalaban yung mabuting ginagawa niya, tinatawag na mali. Ganun din sana tayo mga kapatid. Humiling tayo ng tulong sa ating mahal na pong Jesus sa Sareno upang sa araw-araw nating pagpili sa buhay, tayo'y tunay na pagpalain. Huwag tayong mahawa sa sumpa ng kasalanan. Huwag tayong mahawa sa virus ng demonyo at masasamang espiritu na naisirain ang ating ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Kaya magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang buhay, katotohanan at ang daan. Narito po kami sapagkat sa iyo kami kampi higit sa lahat, sapagkat kayo ang tama at mabuti. Patawad po kung minsan kami nalilinlang, natutukso, nabubulag ng mga masasamang espiritu. Napapagpalit namin minsan ang tama sa mali, ang mabuti sa masama. Ipadala niyo po lagi ang Espiritu Santo upang kami laging maliwanagan, upang hindi kami matakot pumanig sa mabuti, upang manindigan kami sa tama katulad ninyo, upang sa gayoy mapabilang kami sa mga tunay na pinagpala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo po tayo. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukarisya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap na mananakop ay magdulot sa atin na wagas ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus, ay mapagpaalala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem,
ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak ng Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos na mapagpuno, na buong mundo, ang malita at lupa.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapuna, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niya ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Papa Juan XXIII, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pinipili natin ang mabuti dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit.
Inihiling namin kami at Diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus Nazareno, ang pinagmumulan ng kabutihan, ang kalaban ng kasamaan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisara pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang iyong pagmamalay na darama ko.
Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga kumuha po ng medalyon at imahe ng Nazareno, salamat po. Ito'y gagamitin natin pantustos para maayos na po ang kuryente para maging ligtas ang ating simbahan. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na deboto hindi ipinagpapalit ang mabuti sa masama. Katulad ni Jesus Nazareno, pinipili ang tama anuman ang mangyari sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kabutihan at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.